Handa raw maglagay ang ilang gasolinahan ng tent mula sa MMDA na silungan ng mga rider tuwing umuulan. Hati naman ang opinyon ng ilang rider sa plano na yan ng MMDA. Live mula sa EDSA Guadalupe na sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong say ng ating mga rider? Gretchen, wala pang pinal na desisyon ang mga gasolinahan sa plano ng MMDA na magtayo ng mga tent para gawing silungan ng mga riders sakaling abutan sila ng ulan sa daan. Pero kanina, may mga nakapanayam tayong mga gasolinahan na bukas daw sa plano ng MMDA. May nakatalaga na raw talaga silang pwesto para sa mga rider kapag biglang buhos ang ulan. May ilang gasolinahan naman na may agam-agam daw sa plano ng MMDA. Baka maapektuhan raw kasi ang operasyon nila sa dami ng mga rider na sisilong. Isyo rin ang espasyo sa ilang gasolinahan, lalo na ang laki ng mga tent na itatayo ng MMDA. Nauna nang nakipagpulong si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pamunuan ng mga gasolinahan kaugnay sa paglalagay ng mga nasabing tent sa mga gas station. Simula kasi sa August 1, mahigpit nang babantayan ng MMDA ang ilalim ng mga footbridge at flyover. Pagmumultahin ng 500 pesos ang mga hihinto at mahuhuling nakaharang sa daan. Una nang binatikos ni One Rider Partyless Representative Bonifacio Bosita na anti-poor at anti-discriminatory ang balak na multa ng MMDA sa riders. Pero paglilinaw ni Artes, papayagan naman nilang huminto sandali sa mga flyover ang mga rider para magsuot ng kapote. Ang sisitahin lang daw talaga nila ay yung mga hihinto ng matagal at nakahambalang nasa kalsada. Hati naman ang opinyon ng mga rider sa itatayong mga tent ng MMDA sa mga gasolinahan. Pakinggan natin. Pabor, sir. Para hindi delikado sa kalsada, lalo sisilong tayo sa may footbridge para safety. Yun nga lang, paano kung halimbawa na inaabot ka ng ulan tapos malayo yung gasolinahan? Siyempre, pwede rin naman siguro kami tumigil saglit lang, mag-raincoat, sabay alis na lang. Jester, Gretchen, time check muna tayo. 10:29 a.m. na at narito ang mabilis na pasada sa lagay ng trapiko sa EDSA Guadalupe. Ang inyong nakikita ngayon, ito yung mga sasakyan papunta sa Hilpuyat Avenue at Ayala Avenue sa Makati Central Business District. Heavy traffic na ang sitwasyon ng mga sasakyan mula sa Shaw Boulevard patungo nga sa Makati CBD ngayon. Dito naman tayo sa northbound lane, yan sa kanan ng inyong mga screen. Good news, light traffic ang nakikita natin mula sa kahabaan niya ng EDSA patungo na yan patawid doon sa may Guadalupe Bridge patungong Shaw Boulevard hanggang makarating kayo ng Ortigas at Cubao sa Quezon City. At yan muna ang latest mula dito sa Makati. Balik sa inyo dyan, Jester at Gretchen. Gio, matanong lang namin, gaano karami ba yung tent muna na ilalabas ng MMDA? At saan lugar yan? Kasi syempre marami-rami yan. Yung mga motor naman, syempre nagkalat yan sa Metro Manila. Saan nila yung ipopost at mayroon ba sila talagang budget para dyan? Alam mo, Jester, yun pa yung hindi nilalatag sa atin ng MMDA kung ilang tent yung itatayo nila sa bawat gasolinahan sa EDSA. Masabi ko lang noon na merong halos 50 gasolinahan sa kahabaan ng EDSA at isasama na rin sa plano ng MMDA dyan sakali kung matuloy man ito yung mga gasolinahan rin sa kahabaan ng C5. Kaya yun yung aantabayanan natin kung matutuloy kasi continuous pa yung discussion ng MMDA sa mga gasolinahan kasi marami pa itong pagdadaanan na approval lalo na sa mga kumpanya o sa mga fuel companies na ito. Yun nga dahil sasabi ko sa mga paliwanag nila baka maapektuhan yung operasyon although yung iba naman talaga ay bago pa man itong plano ng MMDA, pinapayagan na rin nila yung mga rider na sumilong muna, magsuot ng raincoat kung abutan man sila ng ulan sa daan. Jester. Mukhang ngayon pa lang sila nag-uusap. August 1 yan, isang linggo na lang. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.